Mapagpala at mabiyayang umaga po sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Kumusta po kayo? Nasa mabuting kalagayan pa rin po ba tayo? Naniniwala ako na bagamat tayo ay nakakaranas ng hindi magandang pangyayari dahil sa pandemic, ay lubos-lubos pa rin po tayong iniingatan ng ating Diyos. Mga kapatid, ang ating morning devotion text sa araw na ito ay matatagpuan po sa Genesis chapter 21 verses 1 hanggang 34. Tatlong bagay na makikita natin sa ating teksto. Una po, ang kapanganakan ni Isaak. Katuparan ito sa pangako ng Diyos kina Abraham at Sarah. Si Isaak, ang anak na ipinangako, ay ipinanganak na rin sa wakas kina Abraham at Sarah. Sa pamamagitan ni Isaak ay pagpapatuloy ng Diyos ang kanyang pakikipagtipan kay Abraham. Ang Diyos ay mabuti sa mga nagtatapat sa kanya. Matapat niyang tinutupad ang kanyang mga pangako sa kanyang sariling kapanahunan. Pangalawa, mga kapatid, pinalayas si Hagar at si Ismael. Alam ng Diyos na makabubuting lisanin ni Hagar at Ismael si Abraham. Gayunpaman, silang dalawa ay hindi pinabayaan ng Diyos sapagkat sila ay nanatili sa kanyang presensya at ilalim ng kanyang pagkalinga. Ang Diyos ay may layunin para kay Ismael, kahalintulad ng kay Isaak, na siya rin ay gagawing isang dakilang bansa. Pangatlo, mga kapatid, ang kasunduan ni Abraham at Abimelech. Ang kasunduan na ito ay ang pagiging tapat nila sa isa't isa. Pinapakita dito na ang pagkakasundo ay kailangan natin para maiwasan ang awayan, alitan, tampuhan, kapayapaan ang nais ng bawat isa. Ang pagkikipagkasundo ay nagdudulot ng kapayapaan. Amen at amen. God bless you all, mga kapatid, and keep safe. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lubos-lubos na nagpapasalamat dahil muli binigyan mo kami ng isang panibagong araw, isang panibagong buhay, ng lakas upang makapagpatuloy sa buhay na pinagkaloob mo sa amin. Naway magamit namin ang buhay na ito sa paggawa ng mabuti. Laging ikaw po ang maitaas sa aming mga buhay. Salamat po sa iyong mga salita na nagbigay sa amin ng hamon ng buhay, hamon sa aming pananampalataya. Dakilang Diyos, patuloy naming dinadalangin ang aming mga sarili, matibay na pananampalataya at commitment ang ibigay mo sa amin. Patuloy naming nilalapit sa iyo ang aming mga pamilya, ang aming mga kapwa, ang mga iglesia na aming kinabibilangan, ang aming bansang Pilipinas, ang buong mundo. Patuloy na kapayapaan po ang igawad mo sa bawat isa. At kagalingan po ang aming hinihiling para sa lahat. Naway mawala na po ang COVID-19. Ikaw lamang po ang nakakaalam kung kailan matatapos ito. Maawa ka po sa amin, dakilang Diyos. Kami, dakilang Diyos, ay nagtatalaga muli ng aming mga buhay sa iyo. Nangangako na kami po ay maglilingkod sa iyo hanggang sa wakas. Ibibigay namin ang aming buhay para lamang sa iyo. Sa iyo ang pinakamataas na papuri at pagsamba, sa tanging pangalan ni Jesus sa aming tagapagligtas at manunubos ng aming mga buhay. Amen at amen. Mga kapatid kay Kristo, mahal tayo ng Diyos. Ang Diyos ay sumasa inyo. Muli, God bless you all and keep safe.